Magandang tanghali mamayan. Pinapaalalahanan ng Health Reform Advocate na si Tony Lichon ang lahat sa posibilidad ng heat stroke ngayong tag-init. Ayon kay Lichon, mahalagang malaman ang maaaring maidulot ng mataas na temperatura sa katawan upang maiwasan ang heat stroke na nakakamatay sa lahat ng nakakaranas nito. Pakinggan natin ang pahayag ni Tony Lichon. Kung ang katawan natin ay hindi natin kayang i-control yung ating internal temperature at ang body temperature natin kaya nat-reach 39 hanggang 40 degrees Celsius. Ang ating katawan kaya nat-cool down kasi yung sweating mechanism natin ay pumalya na o nag-fail at ito ay maaaring fatal if left untreated. Ang usual na pasyente na naapektuhan nito ay yung mga bata at may edad, lalo na yung mga may comorbid conditions, yung mga may diabetes, hypertension, may mga heart failure at yung mga bata naman na infants at mga nasa elementary. But it could also happen to normal individuals, lalo na kung sobrang init ngayong mga panahon na ito. Usually, ang sintomas niyan ay pagka masyadong mainit yung temperatura, particularly let's say sa beach area or sa simbahan na hindi maayos ang ventilation, or sa eskwelahan or naipit ka sa kotse na walang magandang air condition. Usually, magkakaroon ka ng cold clammy extremities, nahihilo ka, may headache ka, parang kapos ka sa paghinga. Minsan ang iba nasusuka at parang naduduwal, tapos meron kang hot flashes or red flash. Tapos unti-unti para kang nauupos, magkakaroon ka ng rapid breathing, tapos ang heart mo ay bibilis, tapos nagko-collapse. Kung mararamdaman na agad, ipagbigay alam na sa kasamahan ng umupo para hindi naman kayo madamage, particularly yung inyong mga ulo. At andito tayo ngayon sa Lahalika upang mag-interview ng ibang tao kung ano ang kanilang nararanasan ngayong tag-init. Kuya, pwede ka po bang ma-interview? Okay lang po. Ano po yung nararanasan mo ngayong tag-init? Malalang dehydration and pagkasakit ng ulo. Ano po yung ginagawa mo upang malagpasan yung dehydration? Uminom ng maraming tubig. And ano po yung mga paalala nyo sa mga manonood natin na upang maiwasan yung dehydration? Uminom lang po sila lang maraming tubig araw-araw. Maraming salamat. Pupunta naman po tayo sa Damayan upang mag-interview ng tricycle driver. At andito naman po tayo sa Damayan upang mag-interview ng ating mga tricycle driver. Andito po si Kuya, ang ating tatanungin na tricycle driver. Ano po yung nararanasan nyo ngayong tag-init bilang tricycle driver? Parang nag-dehydrate sa sobrang init. Sa sobrang init po kasi? Dapat nga, nakasando eh. Bawal po. Ano po yung i-advise nyo po sa kanila para maano po sa dehydrate? Yung tricycle driver, kailangan natin uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. At ngayon, nandito tayo sa bagong silang upang mag-interview ng ating ilang mamamayan. May isang estudyante dito na dumaan sa atin, kaya siya yung una nating i-interviewin. Ano po yung nadarama mo ngayon tag-init? Ano po, masakit po sa balat at saka po mahirap po makauwi din po. Mahirapan po kasi mainit po. Maraming salamat! Balik sa iyo, Carlos! Paano po ba malalaman ang simptomas ng heatstroke upang maiwasan at makapagbigay ng first aid sa lahat ng mga nakaranas nito? Paalala ni Lichon, kung makakaramdam ng pagtaas ng temperatura sa katawan, tumigil sa paggalaw o paglakad, humiga at umupo sa ligtas na lugar. At dyan nagtatapos ang aming balita. Ako nga ulit si Carlos Belleza. 24 Horas!